Mapagpalang gabi sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word, Christ the King Mission Seminary. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma at pambansang linggo ng mga migrante. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Ronald Reyes Martinez, SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nabanggit na rin, ngayon ay unang linggo ng Kwaresma. Ang Kwaresma po pala ay 40 araw na paghahanda para sa Easter. Bakit, ano bang kahalagahan ng Easter o ng muling pagkabuhay ni Jesus at kailangan ito paghandaan ng 40 araw? What is so important with Easter? Ito po ang sagot. Ang sino man kasing tumanggap, nanalig, at nagmahal kay Jesus ay makikiisa sa kanyang muling pagkabuhay. Remember, life on earth is temporary. Our destiny is eternal life. And only those who believes in the Son of God will share in His resurrection. Pangalawa naman, isama din po natin ang mga panalangin ng mga migrants, sapagkat kayong linggong ito ay Sunday of the Migrants. Sino ba ang mga migrant? I checked the dictionary. They are people who move from one place to another to work or to look for better conditions. We have almost 10 million Filipinos abroad. We pray for them and keep them in our thoughts. Third, also, we bring to the Lord our intentions for this Mass and for us to worthily offer ourselves and our offerings. Let us first call our sins and ask God for His compassion and mercy. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo na makapangriang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa taong-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay,
kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha naggugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang maging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa maulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, alalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong minamahal. Kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Puon at makatarungan sa mga salarigoro at patnubay,
sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 8, ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesu Kristo na umakyat sa langit at ngayon nakaluluklok sa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Spirit and life, you have the words of everlasting life. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Glory to you, Word of God, Lord Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw. Na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos, dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinarangal ang mabuting balita mula sa Diyos.
Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Once again, good evening everyone. And as your Mass Presider, I welcome you all in this Holy Mass celebration. Sa lahat ng mga nakatutok din sa online live streaming ngayon, at sa mga nandito sa shrine, I'm trying to count you around 60. But sa mga nasa live streaming, we are thousands right now, one in this Mass. We recognize and affirm your loving participation in this Holy Mass. And whatever you're undergoing right now, please be assured of God's guidance and generous love. Ati po pagtutuunan na ang salitang Lent, L-E-N-T, hang ito sa salitang Quaresma sa Tagalog, meaning 40, Lent. Ano ba ito? Bigyan ko po kayo ng talinhaga metaphor to help us take off in this reflection. A month ago, may pabirong news item sa mga radio, TV, at saka newspaper. Aside daw sa COVID ngayon, meron daw na lumalaganap na bagong sakit. Pero hindi daw sakit sa katawan, kundi sakit sa bulsa. Especially sa mga may-ari ng mga bisikleta. Ang sakit daw ay upgrade-itis. Upgrade-itis. Hang ito salitang upgrade. Kasi di ba yung may maari ng bisikleta, they like always to upgrade their bikes. Let us dissect the word upgrade. Up means itaas, to raise. Grade means specific level, grade 1, grade 2. Pag sinabing upgrade, you raise the level of your grade. So when we say upgrade, to level up or to improve by adding or replacing. Naalala ko ning tuyuhin ko ng kinder pa ako. Mahilig siya sa racer, sa bike. Tinanong ko, magkano yan na shades mo? Kasi ang ganda kulay yung yellow. Sabi niya, 3,000 daw. Sabi ko, as a young boy, kasi yung piso lang noon, malaking bagay na sa akin. Sabi ko, wow, ang mahal-mahal niyan. So how much more nowadays, yung helmet, yung mga alloy and fiber frame ng bike, yung mga damit pa lang, cycling attire, and how much more sa may-ari ng mga sasakyan at mga motor din. At ang goals daw nila, why they want to upgrade, ay una, gusto nila maging reliable yung kanilang sasakyan, stronger, convenient, beautiful outside, and at its best condition. Now, from this background, I want you to go now sa Lent. Ganun din po ang purpose ng Lent. During these 40 days, you are also called by God na dumaan sa 40 days of upgrade-itis. We are called by God to level up, to improve, to add things in ourselves, and to replace some things from ourselves. For what purpose? So that we are at our best condition. But we are going to level up not from the outside, but from the inside. At pag sinabing to raise our level, not means tumaas, but to go deeper to ourselves and to our relationship with our God and to one another. Kaya nga, these 40 days of Lent, we are called to be the best of ourselves. But how? So paano ba, Father, mag-upgrade? How can I level up myself? How? Binigyan ko po ng acronym, yung salitang Lent, yung little L-E-N-T. So for L, one way to upgrade ourselves, sa letter L, L stands for some things we have to let go these 40 days. Uso itong let go sa mga may mga dating syota,
yung mga naging ex, for them, it rings a bell, letting go. Kasi when you say let go means we have to unload something from ourselves para makalakbay tayo ng magaan at matiwasay. At para nito para sa ating kabutihan. Kasi if we do not want to let go, we will never know how to move on. And always remember, the secret to life is always, life must always go on. Life must always go on. Life must always go on. There is no other way. The only way not to go on is to die. And to die is not a choice nor an option for God. There's only one option, to go on. But how to go on? To let go some things. Alam niyo po pala, sino sa inyo ang nakapaglakbay na sa mga kalsada ngayon? Di ba sa may mga ano, sa EDSA ngayon, may malalaking mga ano, malalaking mga poste, tapos nakalagay doon, U-turn, mayroon naman nakalagay na no U-turn, tapos minsan nabasa ko sa isang driving lesson manual, saan daw ginagamit yung pag U-turn o pag maneobra sa kalsada, yung liliko ka. Usually daw, we U-turn pag tayo ay nakapasok sa maling kalsada. Siyempre, you need to mag-U-turn or you want to change your direction. Ganun din po sa spirituality natin. Spiritual life is nothing else but kung kailangan mag-U-turn, change your direction. Kasi kung pagpipilitan natin na dumerto pa rin sa kalsada na yan, it's pointless to travel. We will never reach our goal. Kaya tama si Jesus, minsan kailangang talikdan ang mga bagay na kailangang talikdan. Mga kapatid, ganoon din po ang Lenten season, 40 days, enough time para bigyan natin ating sarili ng pagkakataon, tingnan ating buhay. Hindi buhay ng iba, buhay muna natin. How are we doing? Tingnan ating buhay kung ito ba ay nasa tama pang kalsada. And please make sure this journey is towards God's heart. And if you think and feel it's not going to God, then change our direction. That's Lent. And for Pope Francis, he gave us a specific thing kung saan pwede mag-let go. 11 sana yun eh, pero mahaba, we'll make only 5. Sabi ni Pope Francis, we can let go from hurting words, instead say kind words. We can let go of anger, instead let us be filled with patience. Let us let go of pessimism and be filled with hope. Yung I read a very beautiful post ng isang beauty pageant natin nanalo ng 2021. I forgot the name, pero sabi niya daw, sometimes maganda merong degree, academic degree, may doctorate ka, MA, but it doesn't guarantee you a high-paying job. Kasi nowadays, people are looking for person with character and right perspective. And pessimism is not a right perspective in this crisis. Dapat optimistic, sumusugod at lumalaban sa buhay. So if your spirit are low because of many problems, please ask God for the right perspective in life. And last, sabi ni Pope Francis, to let go from bitterness and fill our hearts with joy. So that's for our letter L. Pangalawa naman, ano naman yung letter E? To upgrade ourselves from after letting go, we need to letter E, enter. Enter into covenant with God. Ito po yung sa first reading. Ang first reading kasi ngayon, di ba si Noah, tapos na yung flood. Ngayon, nakababa na sila sa lupa. Then God renew His covenant with the people. Pag sinabing covenant, ang Diyos ay nakipagtipan muli an agreement. Ngayon naman, if God forge a covenant with us, we have to respond. We have to say yes also to God. Alam niyo po kay, sabi ni Saint Teresa of Avila, the highest spirituality is when we allow our hearts to join with God. Joining our hearts. Kaya nga para kay Teresa of Avila,
spiritual life is marriage with God, marriage. Para kang nakikipagkasalan sa Diyos. But like our marriage, may commitment yan. Kailangang panindigan ang mga sinumpaan. May panindigan, may pananagutan. Nanood ako minsan ng ano, yung mga animal planet. Yung may isang type of bird na when they will mate forever. Apa nagtayo sila ng nest, magtutulungan sila. Yung babae, magaling maggawa ng nest. Yung lalaki naman, try his best to help in the building of the nest, but he fails many times. Okay lang, sabi ng commentator, kasi later on, nang na yung egg, yung lalaking bird naman, prove his worth by providing food for the babies. So in married life with the Lord, we need also to do something. Covenant with Him, enter, to be loyal, to be faithful, to love Him in return. At pangatlo, yung N naman, ano naman yung N? Notice. You know, this word is very important, notice. N-O-T-I-C-E. Tagalog ay pansin. Meron akong kilalang pari, nag-aaral ng organizational management. I mean, how to handle a company. You know, yung isa nilang course, matutuwa kayo kasi one day, pinapunta sila sa isang forest dito malapit sa Laguna. You know what they're going to do in the forest? The whole day, nandun lang sila sa loob ng forest and observe what's happening in the forest to notice the details. Kaya sabi niya, akala nila sa una, anong gawin natin dito? Sabi niya, 8 a.m. daw pagdating nila. But later on, he was able to listen to the chirps of the birds. Tapos, namasdan niya din daw yung mga ilalim ng mga dahon. Marami palang buhay sa ilalim ng mga dahon. Mga kanya-kanya mga iba't ibang klase, mga ants, termites, beetles, uod. Tapos third, he was able to sit and breathe, appreciate life. Kasi ang purpose ng, bakit related dito sa organizational management? Kasi daw, when you handle company, dapat you must also notice the details. Yung mga taong may mga pinagdadaanan, you know kung saan na yun nagka-problema na yung company, ganoon din po sa buhay natin. In this life, we have also to notice your needs, your own life. Baka po may mga na napapabayaan na rin tayo sa ating sarili. Pangalawa, we have to take notice how we deal with our family. Kung lahat ba ng mga anak natin ay nabibigyan ng tamang oras, ang asawa nabibigyan ng tamang oras, ang katulong, ang sarili, pagtulog, pagkain, nainom ba ng tama yung mga gamot. Kasi maraming nakakasakit ngayon, nakalimutan pumunta ng doktor. So, take notice of yourself. Detail is very important. It can save your life. At ngayon din pong Migrant Sunday. Migrant, yung mga anak ngayon na may mga magulang sa abroad, baka naman tumatawag lang kayo pag-ingi ng pera. Sana please take notice that your parents have also needs. Tumawag din minsan to thank them, to pray for them. Kaya maganda yung mga may mga magulang sa OFW, mag-aasawa, you pray over one another. Kasi may makanya-kanya pangailangan na kailang matugunan. And many times we fail to notice it. And also for God, this Lenten season, please take notice of the cry of the poor and those heavily burdened. Itong lagi ko narinig kay Father Joro Orbos. He is always telling his listener, we have to keep ourselves afloat. Dapat lahat daw nakalutang. Hindi pwedeng ako lang nakalutang and the rest lulubog. Dapat lahat nakalutang. And the only way is to take notice of one another. And last, about naman sa Lenti, pinapaala sa atin, life is really temporary. We are reminded all things are temporary except God's presence. God is permanent. He is good forever. Always remember, calm down when you are angry.
and worrisome, because God is permanent and all things are temporary. So be humble as sa mga lubog na sa problema, in the depth of frustration, depression, remember your problems, your pains, your sickness, your trials, your challenges, your suffering will one day have an end too. So be strong for now in the name of God. God bless everyone. Please rise as we profess our beautiful faith. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroona ng mga yumao, ng maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit na luluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagsisimula ng Kwaresma, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang iba't ibang uri ng mga tukso. Isama rin natin ang mga pangailangan ng mga migranting Filipino. Forever prayer, your response is, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagkakaroon ng bukas na kalooban, lalo na sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat migranteng Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng mga migranteng Pilipino ang kinagisna nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang nakatatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain nawa ang mga gawain ng Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People, or EZMI, at iba pang mga samahang nagmamalasakit para sa kapakanan ng mga migrante. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ng mga naiwan dito sa Pilipinas ang sakripisyong ginagawa ng kanilang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Nais ko rin ipaabot sa Panginoong Diyos ang kaluluwa ng relative namin na namayapa. Her name is Ana Adamos Torre. May the Lord grant her eternal peace. Amen. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at tulungan mo kaming makilala at igalang ang dangal ng bawat tao. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen.
alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Pray, sisters and brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept your sacrifice for the glory and praise. Ama namin lumikha, gawin mo kaming maging marapat, maghain, sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya maging malaya kami sa pagdulog sapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal na tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon ang banal ang mga kaloob na ito,
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusong loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na dugong bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iminarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming minamal na obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalawanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa naman na Bere Maria, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoon Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Friends, let us pray by reciting the verse, the Tagalog version of the Lord's Prayer. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng sa aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kami paintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace to everyone. And those in the live streaming online, peace be with you and your family. Jesus, Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Jesus, Word of love, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Jesus, Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. This is Jesus our Lord, the Lamb of God. Let us behold and receive him, for he takes away the sins of the world, and blessed are those called to the supper of this Lamb. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magputuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Later, yung manasa labas, pasok na lang po kayo. Isa lang kasi magpapakuminyon. Magsiupo po ang lahat. Paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Pakiantay po ang mga ushers upang magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Sa bagong puso, itinuro.
Let us pray. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas na panampalataya, pampatibay na pag-asa at pampaalab na pag-ibig. Matutunan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po para sa Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal, itipagadya kami ng iyong papaghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga magpagsisikap na mawakasan na ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap na may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa kanilang karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Paggamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaluban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati na pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Alcanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Joseph Reynademitz, ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa patalastas. We invite everyone to join our Stations of the Cross every Friday during the Lenten season at 5:15 p.m. This is open to the public and live stream. Salamat. Manatiling nakaupo po para sa dagdag na patalastas. Meron pa akong sadya, especially sa mga nasa live streaming ngayon, short lang ito, this will not tire you. Ako po lang muna si Father Ronald Ray S. Martinez, SVD, ang kasalukuyang Vice Rector ng Simbahan at Spiritual Director po ng Media Ministry kung saan kasama itong mga live streaming online. Ngayon una, sa ngalan ng aming Rector ng Shrine na si Father Ronnie Crisostomo at aming Coordinator na si Nino Versosa, Coordinator ng Shrine Pastoral Council. Sa ngalan din ng aming media coordinator mismo, si Alan Robinson, at ang aming technical staff operator na si Jane Guting, we would like to recognize and thank yung partners namin sa streaming, cross-posting. Alam niyo po kasi, ang Shrine, ito yung source, but this being
shared to many platforms. That's why we are being watched right now by thousands. We would like to recognize the Father Jerry Orbos and moments of Father Jerry Facebook pages. Pangalawa, those tuning in and fan and Ave ng Divine Word Media PH, both Facebook and YouTube. Mas marami nanonood sa YouTube kaysa sa Facebook. 60% of shrine nagpatronize dito are 60% are Filipinos abroad. And third, we would like also to acknowledge Catholic Hub Philippines Facebook and YouTube channel. And lastly, Young Ambassadors for Christ. So thank you so much. In line with this, connectado rin dito, dahil di po sa marami nakakonect na channels dito sa shrine, we would like also to invite all of you, imbitahan kayo, at aming ikagagalak namin kung inyo kami pagbibigyan, kung pwede po din sana, mag-follow kayo sa source mismo, sa shrine of Jesus the Divine Word. The proper spelling is displayed on the screen. Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word, both Facebook and YouTube channel. So what's the rationale that we invite you pa? Meron na rin kayong mga kanya-kanya mga Facebook pages na sinusubaybayan. We have two purposes. Una, we would like you to know us better. Gusto namin, nyo kayaming makilala mabuti kami. Ito kasing simbahan ay nasa loob ng seminaryo, a missionary seminary. At itong Christ the King is owned and managed by the Society of the Divine Word, a missionary congregation. Baka lang naman kasi in the future, there would be a way that you could be part of our seminary and missionary family. Pangalawa, second, just in case may mga concerns kayo and questions or want to updates regarding spiritual activities or anything you would like na ipaabot sa amin, please feel free by sending your message to our Facebook Messenger. We will try our best to respectfully and professionally respond to you back. Pero kung wala kayong Facebook, meron kaming ibang paraan. You can access us first in our cell phone, 0928-390400. To our email, shrineofjesusthedivineword@gmail.com. At kung gusto nyo pa magpamisa, meron kaming very effective system. Just send your mass intentions from 8 a.m. to 4 p.m. The next day, your intention you will see on the screen. Just type bit.ly shrine intentions. And third, I am inviting you also personally to follow a Facebook page named Words to Light Our Path. From the name itself, its mission and commitment is self-explanatory. It aims to proclaim and spread the Word of God through simple, graphic, and bite-sized posters. It also caters small prayers and ideas on wellness and other inspiring insights to uplift our sense of personal growth and relationship with God. So that's all. Thank you so much in advance to those who are going to follow and subscribe to these channels. Please rise for the final blessing. Yumuko kayo, hingin ang biyaya ng Diyos. Ama namin mapagpala, pamalagiin mo kaming matapat sa pagsisikap mabuhay sa diwa ng ipinagdiwang na paghahain ng katubusan na nagpapanibago sa aming pag-iral upang panabikan namin ang iyong mga kaloob na mag-aakay sa amin sa kalangitan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaing kayo ng makaparing Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay sumasa.
pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan.